Sa tagal niyo na bang pagsasama, nakaramdam na kayo ng pagsawa or pagod sa isa't isa? Pagod. Pagod. Natural lang na mapagod yung pagsawa. Kahit naman siguro yung mga mag-asawa na mga ilang years na, I'm sure napapagod at nagsasawa rin sila. So, yes. Diba? Nakaramdam. Nakaramdam ka na? Hindi. Run. Hindi sa'yo. Oo. Kundi sa mga, yung mga pinagdadaanan ba, yung mga, Away-away. Yan, yung mga, ayoko kasi talaga ng away-away. So, nakakapagod kaya, di ba, yung away ng away. Akala ko sa akin. May mga times talaga na, syempre, hindi naman talaga, inuulit. Hindi, may times kasi talagang nagka-clash yung mga differences namin dalawa. You know, sometimes in this world, you know, it is understanding the differences. Oo. But it's really hard, I tell you honestly. Yeah. Kapag nag-clash na kami, how you dun kami, cope up. Oo. Doon kami mas nagkakakilala na, dito, after naming mag-argue, sasabihin namin sa isa't isa, dito, parang next time, ganyan na, huwag kang ganun. Oo, next time, ganyan. Kung hindi pa talaga dumadating yung point na nagsawa na, kasi, parang feeling nga namin parang bago pa eh. Mararamdaman nilang naman yung sawa kung feelings lang yung basihan nyo sa isang relationship. But if pipiliin nyo talaga, it's a decision na you will stick, you will choose that person no matter what, then mas less yung mararamdaman yung sawa. Kasi tanggap nyo na kahit anong mararamdaman ninyo, wala ka na magawa.